Okay guys, good morning. So, nagbabalik po ang Hardest Channel para sa ating new innovation ng ating alkaline used oil. So, magpo-purchase po tayo ngayon. Mga Hardest, pasensya na po kung ngayon lang po ako nakapag-upload. Nakadahilan ng busy po tayo, kaya ngayon lang ako nakagawa ng video. So, mag-fire test po tayo ngayon. Meron na po tayong regulator. May oil tank na po tayo. So, nung tinesting ko po to, wala pa pong regulator, wala pa pong oil tank. So, ngayon, meron na po. Kompleto na po siya. Ang kulang na lang po nito, pintura. So, ito na po siya. Lagyan ko na po ng air intake tank. So, kompleto na po ito. So, mag-fire testing po tayo ngayon. So, una maglalagay tayo ng oil dito sa ating oil tank. Maglalagay tayo ng oil. Natin. Then patuloy na po natin. Kita po ba? Okay, kita naman. Turuan natin, tingnan natin kung tama lang yung ating sukat ng butas dito sa ating regulator. So, ayan po. May dumadali na pong oil sa loob ng ating chamber. Ito po, diesel. Tignan natin ang konting diesel. Ayan. Diyan na po natin. Ayan. Ayan.
So, taktan na po natin. So, okay guys, pwede natin lagyan ng takip sa ibabaw, yung pang splash proof. Ayan. Then harangan natin dito sa gilid kasi masyadong maliwanag. Umaga po ngayon kaya maliwanag po. So, hindi masyadong kita yung kanyang apoy. So, kahit pa paano, makakaharang din ng konti yan sa liwanag. Guys, ito nga palang ating kalan. May apat na klase po itong apoy. So, una po, rocket flame. Then, pangalawa po yung splash proof, yung may takip sa ibabaw. Then, pangatlo po yung ating tinatawag na LPG mode. Then, ang pang-apat, yung nilalagyan natin ng side cover para buong-buo ang kanyang apoy. So, yan po yung apat na klase ng apoy nito. So, guys, itong ating kalan. So, ang diameter lang po ng chamber nito is 3 inches. So, recommended lang po ito pang household. So, sa maliit na pamilya, so, tamang-tama lang po ito, guys. So, yung mga malakasan na mga kalan, so, dapat yung mga chamber niya, D5, D6. So, mas malaki, mas malakas. So, ito pong aking kalan, so, maliit lang po ito. Kaya recommended lang po ito sa pang household. So, kumbaga, banayad lang yung kanyang apoy niya. So, ito po guys na LPG mode na to. So, pwedeng-pwede po itong gamitin nating pang-in-in ng kanin. So, ayan po. So, hindi po masusunog ang kanin niya kapag ginamitan natin yan. Okay guys, shoutout muna tayo. So, ipa-flash ko na lang po sa screen. So, shoutout sa inyo, mga kalkaleros, sa lahat ng gumagawa ng kalan. Sa lahat-lahat po, shoutout po sa inyo. So, ipa-flash ko na lang po sa screen yung inyong mga pangalan. So guys, lagyan natin ng side cover yung ating burner. So ayan po. So yan po yung pang-apat na klase ng apoy niyan. So buo po siya pataas. So hindi po kumakalat yung kanyang apoy sa gilid. So yan po yung kagandahan niyan kasi po yung apoy niya talagang nakatutok sa mga cookware natin. Kaya hindi po nasasayang yung kanyang init.
So mainit po yan kasi yung sa gitna na splash proof cover. So pag matagal na po, nagbabaga po yon. So nakakatulong, nakakadagdag init po yon. Kaya mainit po yan. So kung napapansin nyo po, yung apoy niya talagang nakatutok pataas. So yan po yung kagandahan din ng may side cover tayo. So maganda rin yung kanyang apoy, crystal blue din. So okay rin po yung kanyang performance. So ito po guys yung ating new innovation. Ito po yung ating side vent nozzle. So wala pong nozzle sa gitna. So nasa side lang po yung ating butas. So yan po guys. So message lang po kayo guys kung korsonada nyo itong ating bagong kalan. So ang kulang na lang po nito ay yung pintura po. Konting grind na lang po nung mga dyan sa ibabaw nung chamber para malis yung mga kalawang. Then pintura na lang po. So message nyo na lang po ako. So ilalagay ko na lang po yung link ko sa baba, yung link ng aking messenger sa baba. So pag-usapan po natin yung price nito. So mura lang po ito. So presyong kaibigan lang. Kahit medyo nahirapan ako gumawa nito, pero bibigay ko po ng presyong kaibigan lang po. So yan lang po guys. So yan po yung ating regulator. So yan. So ano naman po siya, okay naman po, gumagana naman po. Then wala na po itong frame, so nilagyan ko na lang po ng paa. So may mga kasabay po itong LPG mode na cover sa taas, then yung sa splash proof, then yung side cover. So kasama po nito sa package. So yun po guys. So kung pangbahay man lang, so napakaganda na rin po nito gamitin. Pero kung yung ang hinahanap nyo, yung malakas talaga, so nire-recommend ko po sina Bro Casinet, sina Bro Joseph Ligayada, sina Bro Slivy. Sila po yung may mga malalakas, yung mga malalaking chamber. Sila po yung gumagawa nun. Pero kung mga pang household man lang, so itong 3 inches diameter na chamber, so okay na rin po ito. So ang kagandahan nito guys, madali pong linisin. Kung nakita nyo po yung unang page ng video na to, so nakita nyo naman so kung paano linisin. So napaka simple lang po. So hindi po dumidikit yung carbon doon sa ating chamber o doon sa ating burner. Kasi po meron po tayong sapin na nakalagay doon sa ating center block. So yun lang po yung nililinis, then okay na po.
So kahit scratch paper lang po, panlinis na dyan, okay lang po yun. So yun po ang kagandahan nitong side vent nozzle natin, kasi wala pong nakaharang sa gitna. Alam nyo guys, sa totoo lang, itong design nating ito, napakatipid po sa oil. So kung napapansin nyo naman, hindi kumakalat yung kanyang apoy. So yung oil niya, hindi masyadong nasasayang. Kaya napakatipid po. Sa totoo lang po guys, napakatipid sa langis po nito. Compare po sa iba kong mga gawa. So yan guys, yung ganyang apoy, pwede pa pong pahinaan yan. So kung gagamitin mo siyang panginin ng kanin, so napapahinaan po yan. Kung napapansin nyo guys, yung kanyang curb yan sa ibabaw ng burner natin, nagbabaga po yan, kasi po yung ating nilagay na LPG mode cover, so syempre maliliit ang butas, kaya may force po yung apoy, kaya madali pong magbaga yung mga metal dyan sa ibabaw. Pero okay lang po yan, kasi nakakatulong po yan para mas mainit po. Yan po ang indicator ng malakas at mainit ang kanyang apoy. So guys, hanggang dito na lang po yung ating video. So see you next video. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga supporters ko, sa lahat ng mga subscriber ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.